Hindi nagkulang sa offense at depensa ang ating pambato na si Kai Sotto, kaya nagkaroon agad ito ng 2 fouls sa early game pa lang ng first quarter ng game. Kung titignan po ninyo, super maganda naman ang performance ng Yokohama. Mutika na nga nilang matalo ang Ibaraki Robots, no, dito sa pagkatapos ng fourth quarter ng game. Well mga kaibigan, sa naging game to nga po ng Yokohama kontra sa Ibaraki Robots, so ano ang pagkukulang? Kinulang ba ang bigay na depensa ng ating pambato na si Kai Sotto? Kaya umabot sa ganun ng laban, no, at natalo ang Yokohama. Pero mga kaibigan, yung titignan nyo mabuti, sa early pa lamang po, no, ng first quarter ng game, first 3 points sa ating pambato na si Kai Sotto, at nandoon ang malakas ang depensa ni Kai. Pero napabayaan ni Kai yung pagtawag sa kanya, no, manipis na tawag, no, sa kanya ng referee, kaya nagkaroon agad ng 2 fouls si Kai Sotto dito sa first quarter ng game. Pagdating ng second quarter ng game, mga kaibigan, ay napaka-limited time lang si Kai Sotto, under 2 or 3 minutes saka pa siya ipinasok ni Coach Aoki Taketo dahil may 2 foul na siya. Pagdating sa third quarter, mga kaibigan, nakita naman natin, no, limited time lang din ng ating pambato. Nagkaroon pa siya ng additional 1 foul, total of 3 fouls na po dito sa third quarter ng game, which is nag-lead nga po para malimitahan lamang ang minuto ng ating pambato na si Kai Sotto. Medyo naiilang na rin kumilo si Kai at gumalaw, no, kaya humina doon ang depensa ng ating pambato. Kasi nga naman, konting tapik lamang or konting dikit lamang ni Kai Sotto sa Ibaraki Robots ay tinatawagan po agad ng referee ng foul, which is nakita naman natin na very unfair. Nakita rin natin consistent ang play ng Ibaraki. Yung offense at depensa nila ay lumalakas habang gumaganda o habang tumatagal po yung laban. Pero mainit po yung naging laban, no, pagdating sa fourth quarter ng game. So nakita nyo, under 2 minutes na lang yung natitira sa time dito sa fourth quarter ng game, ilang puntos pa lamang ng Ibaraki Robots, at naibabat na itabla pa ngayon ng Yokohama, ilang segundo na lamang po natitira sa fourth quarter ng game. Sayang nga po, no, nakapuntos si Yuki Kawamura, no, 10 segundo na lamang yung natitira. Nakalamang na 1 puntos ang Yokohama. Pero nakatira pa, no, or nakapuntos pa ng additional 2 points etong Ibaraki bago matapos ang fourth quarter ng game. Kung titignan nyo mga kaibigan, para sa akin hindi nagkulang ang depensa ng ating pambato na si Kai Sotto. Yung Yuki at Kai Sotto Dandem hindi po masyadong nagamit sa loob, no, dahil talagang sobrang bantay sarado. Bukod pa po dyan, kapag ka humihingi ng bola si Kai Sotto ay hindi po siya pinapasahan. Nakita naman natin si Oliver, no, kahit humihingi ng bola si Kai Sotto ay tinitira na lamang sa labas. Para nga, no, kung sakali maka 3 points ay dagdag score sa Yokohama. Pero maganda sana yung mga posisyon ni Kai Sotto, at nakita natin si Yuki lamang yung nagtitake ng risk para pasahan si Kai Sotto kahit alanganin yung pwesto. Mga kaibigan, babawi na lamang ang Yokohama sa next game. May pag-asa pa naman ng Yokohama makapasok sa playoffs basta magtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo sa mga susunod na laban. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.